So, hi guys! As you can see, naka-uwi na ako and nakaligo na rin. Hindi ko na-vlog lahat sa grocery store kasi nalobat yung phone ko. Pero samahan niyo na lang ako mag-unpack ng mga panamili ko. Tara! First off is gardenia. High fiber. Usually, ang binibili ko is yung ano original. Pero ngayon kasing week, I decided to go on a diet. So, arte-arte lang. Next off is Yakult. Dalawa. Good for 2 weeks na to. And then, next one is spices. I bought black pepper. And then, patis. Next one. All-purpose cream. Dahil mahilig ako mag-tag experiment ng mga pagkain. Mahilig ako sa mga cream. Ganyan, like carbonara. Creamy mushroom. And next one is mayonnaise. Wala lang. Gusto ko lang bilhin yung mayonnaise. Next off is, yeah. As what I told you. Mushroom soup. So, nag-mushroom soup ako kapag wala akong, like, snack lang. Gusto ko lang ng soup para lang mainitin yung chan ko. Or in the morning, bread lang, tapos mushroom soup. O, diba? Chala. Next, here is magic sarap. So, magic sarap niya. Lagi ko to sa mga niluto ko like ulam. Pero hindi naman ganun karami. Sakto lang. And then, Nor chicken. Next is onion powder. Next one here is three mushroom. Yung cut na. Para hindi na ako mahirapan mag-cut. Next naman is tomato sauce. Oh my God! Mali yung nabili ko. Dapat tomato paste. It's a tomato sauce. Okay lang. Harapan ko yung paraan. Next one is Tasty Boy. I don't know. Mas gusto ko siyang ihalo sa chicken. Fried chicken. Mas masarap siya kaysa dun sa ano yung tawag dun? Yung isang breadings. Next one we have here cream soap. Good for 2 weeks na rin. And then, silka. Actually, mayroon pa ako dyan, Kojic. Bumili lang ako nito kasi tipid. It's only 16 pesos. Extra lang. And then, I bought Century Tuna. You can never go wrong with Century Tuna. Pwede mo siyang ihalo sa kahit na anong ulam. Sa egg lang, sa pechay, o sa ampalaya, di ba? Masarap. Kumila ako 1, 2, 3, 5. 5 cans of tuna. And then, dalawang Argentina corned beef. Extra food lang. And then, my favorite, Spanish style sardines. Okay. Next, pagin natin muna yan. I also bought a dozen of eggs. Kasi ayokong nawawalan ng itlog dito sa aking kitchen. Kasi pag wala na akong makain, itlog na lang talaga yung ano, sasalba sa buhay ko. Cuisine. This is my go-to snack. Masarap siya kasi ang feeling niya is hazelnut. So, pwede mo siya isabay sa coffee, or sa juice, or just even water. And next here is spicy beef labuyo. Ito,
Hindi naman ako mahilig mag-noodles, pero pag ano lang gabi, since night shift ako, kapag mga ano na gabi or madaling araw, I took one. Pampainit lang lang siya. And next off here is toyo and vinegar. Malit lang. And next off is low-fat milk and pamisanghang ketchup. Alam niyo guys, hindi ko kayang mabuhay ng walang ketchup. Actually, meron pa nga ako dito. Ito. Ito namang kulino na to. Nabili ko to sa Dali. Mura lang kasi. Pero pag may budget naman ako, I buy the US. And then, I also bought kimchi. Masarap to pang sabay sa mga prito. Pritong isda, pritong pork chop, ganyan, lempo, diba? Very Korean. 2 kilos of chicken breast. I usually buy pork chop and lempo, pero for this week, I decided to go on a diet, so mag-chicken breast lang ako. Manunod na lang ako sa YouTube ng mga chicken breast recipe. Marami na po. Yeah. Chicken breast. Here is mga gulay. Tomato. Diba? This one is black grapes. Pwede kong sama to sa mga cereal ko pag gabi, pag morning. And then, I also bought additional tomatoes. And then, parsley. Kasi pag minsan, gumagawa ko ng bread na may cheese. And then, I put some parsley para garnish. And next one that we have here is calamansi. Calamansi. And tapos, we have lettuce. Next that we have string beans. Gusto ko magluto ng, ano ang tawag dito? Sinigang. Sinigang or adobo with string beans. Masarap. Next that we have here is cucumber. Ang healthy ko naman. Cucumber. And next that we have here is spinach. So, itong spinach na to, I bought this on purpose. Kasi, I have a friend on Facebook na nagluto ng bread with mozzarella cheese. Tapos nilagyan niya lang ng spinach. Tapos, it looked yummy. So, sabi ko, oh my god, I need to try this. I should try this. So, bumili na ako. It's, ang mahal niya, guys. 158 pesos. It's okay. I will try lang naman. Okay, next is okra and then green chili. Okay. Next that we have here is the mozzarella and cheddar cheese. So, combined na siya, dalawa na siya, para hindi na tipid, di ba? Hindi na ako mahirapan. And it's also cut already. And then, the next one that we have here is my go-to snack. Ang dami ka mong go-to snack. Ito lang. And for breakfast din. Bacon. Vida bacon. Ang sarap nito. Try nyo to. Vida. And then. Okay, so bago, kanina, bago kumuwi, ganun muna ako ng bread talk. Okay. I bought this one. Kalimutan ko yung pangalan nito. Pero hindi ito yung usually na binibili ko sa bread ko. Tignan natin kung masarap. It's good. And then, I also bought, ito yung gagamitin ko sa mga pag may mozzarella cheese, may bacon, and then the spinach. And bago rin pala ako umuwi sa bahay, dumaan muna ako sa palengke. Bumili ako ng papaya. And half lang. And then, orange.
para may fruits dito. So, ang total ng pinamili ko ngayon is 3,356. So, I usually allot 3,000 pesos every week for my grocery. 356 won't hurt naman, so okay lang. So, when I started to live alone, I budget myself na may expenses kasi may meron ako dami kong abinabayan. Laundry, kuryente, pagkain, tas kung ano-ano. Hindi na ako lumalabas or kumakain sa labas masyado. Minsan na lang pag may incentive ako sa work or kaya kapag inaaya ako ng boyfriend ko makipag-date or lumabas kami gano'n. And dumating na yung bill ko for kuryente. Actually, masaya ako kasi last August, yung bill ko is 5,500. Pero ngayon, bumaba siya ng 1,500. So, nakatipid ako, diba? So, 3,499 na lang siya. Kanina, hindi na ako napag-outro kasi after ko paglinis ng fridge and then nag-coffee ako, nakatulog ako. Ang sakit ng katawan ko, sabakat yung katawan ko. And ayun, ngayon lang ako nagising. Time check. I think it's 3 a.m. And yeah, thank you for watching my vlog. Please follow all my social media accounts and like and subscribe for more videos. Thank you. Bye-bye.